So magandang araw mga ka-viewers. Meron tayong gagawin ditong mini pan. Kung makikita nyo, gumagana naman siya. Yung mga level niya, pati yung battery indicator, gumagana naman. Kaso ang problema, hindi siya umiikot yung LED niya. So pagkaganyan kasi, ang kalimitang problema niyan is yung problema na sa motor yan. Yung motor na yun ang may problema na kasi nagana naman yung air level niya tsaka yung battery indicator pero hindi siya umiikot. So check natin. So tanggalin niyo lang itong itim na to. Yan, sa gilid niyo lang susungkitin ha. Kasi may LCD sa gitna yan, baka matamaan. So yan, tanggalin niyo lang. Yan, ayan yung pinaka LCD niya. Siyempre, meron niyang screw. Dalawa lang naman yung screw niyan. Ayan, tanggalin natin yung isang screw. Tsaka itong pangalawa. Pag natanggalin nyo na yan, hindi nyo pa mabubuksan yan. Kasi nakaklip yan eh. Susungkitin nyo yung pinaka side niyan, sa may gilid. Susungkitin nyo yan. So, ay pa matanggal isang tornilyo. So, ayan dyan, susungkitin nyo yan. So, dahan-dahanin nyo lang. Kasi baka mamaya matamaan yung nasa loob. Yung battery. So, madali na naman yan na tuklapin. Hindi man siya mahirap. So, tanggalin nyo. So, kung mapapansin nyo, iisa lang yung battery niya pero napakalaki naman nung storage ng battery. Kasya ang dalawa. Pero isa lang yung nakalagay. So hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko tinanggal yung hinang ng motor kasi nalobat na yung cellphone ko nung time na ginagawa ko ng video kaya hindi ko na napakita. So may tornilyo yan, so tanggalin nyo rin. Tapos yan, inaangat lang yan. Yan, so yung motor nga nyan, nabibili yan sa online, nakakabili nyan. Siguro alam nyo naman yon, hindi ko rin babanggitin kung ano bang online shopping yon. Kasi baka mamaya bawal kay YouTube na magbanggit ng mga website. Kaya alam nyo na yon. Sa Pilipinas, sikat na sikat yon. So, tanggalin nyo yung LC, tapos meron ko pang makikita ng dalawang tornilyo. Ayan. So dahan-dahan lang kayo pag nagtatanggal kayo ng tornilyo kasi baka mamaya ma-loose thread, baka sala yung pihit ng screw nyo, ma-loose thread kasi plastic lang yan. So tanggalin natin yung takip yan. Pero meron pa rin cover yan, yung cover ng wire. So hihilahin nyo lang naman yan, madali lang yan. Pati meron pa lang isa naiwan yan. Pag natanggal nyo yan, may madali nang hilahin yung motor niyan. Ayan. Ayan yung papalitan nyo. Ayan yung orderin nyo. So, mura lang yan sa online. Napakamura lang. Wala pa siyang 40 pesos ata. Ayan. So, syempre, may shipping pa yon. So, syempre, ang gagawin natin, tanggalin muna natin yung battery. Tapos, check natin kung talaga bang motor yung may problema. Tanggalin natin itong cover. Battery. Positive kasi yan. Yung ibabaw na yan. So, testerin muna natin kung merong charge yung battery para sigurado tayo sa pagtest ng motor. Yan. So, meron siyang 4 volts. Kasi yung lithium ion na battery 18650, ang maximum voltage niyan is 4.2 volts. So, testingin natin yung motor kung gumagana pa yung motor ng ipan. So, hindi siya gumagana. Ibig sabihin, motor nga yung may problema. Kahit anong gawin kong ikot, eh hindi siya gumagana. So, yan ang papalitan natin, mga boss. So, meron ako dito. Yan. Bago yan. Binili ko yan. So, ipapalit natin yan dito. Sa ating sirana. Ito yung papalit natin. So, tag niya ka muna sa tabi.
So syempre, itong bagong to, huwag nyo muna ikakabit. Kailangan dyan, tetestingin nyo muna kung gumagana siya, kasi baka mamaya hindi gumagana, bubuoin mo agad, diba? So testingin muna natin kung gumagana. Oh, so gumagana siya. Kung hindi nyo lang siya mapapansin na gumagana, pero susubukan kong ibaba. Kapag pumiglas yan, gumiikot yan kapag pumiglas. Yan. Pag dinidikit ko sa battery, nakita nyo gumagalaw yung pinakadinamo. Ibig sabihin nun, umiikot yun. Gumagana siya. Okay. So ngayon, itong luma, tabi na natin kasi hindi na kailangan yan. So, ibalik na natin. Unahin natin yung gomang bilog. Ayan, kasi ayun yung dun sa mismong holder ng pan. So, hinangin natin yan dito. Yung pula, hihinangin nyo sa positive. Tapos yung itim, sa negative. Huwag kayong magkakabaligtad kasi nagkabaligtad kayo, barigtad ang hangin yan. So, kaya tandaan nyo yung lagi yung pula is positive. Yung itim, pinaka-negative. So, madali lang naman to kung magpalit ng pinaka-motor nito. Huwag lang masisira yung pinaka-board, yung kulay blue board na yan. Kasi pag nasira yan, mahihirapan na kayo. So, tanggalin mo natin yung battery bago natin siya ikabit. Kasi, pag may battery, pwedeng mag-short. So, kaya, dun tayo sa safe. Kailangan wala muna siyang battery. So, ilagay nyo lang yung motor tulad nung pagtanggal, kung paano nyo tinanggal, ganun nyo rin siya ibabalik. So, madali lang yan kahit na hindi ka talaga wala kang talent. Pag napanood mo to, siguradong masusundan mo to. So, yan. Basta, meron niyang clip, yung dalawang wire. Kaya kung mapapansin nyo, parang nilulubog ko. So, yan. Ilagay natin tong cover sa wire. Hanap lang kayo sa online ng pinaka-motor niyan. Kasi nung naghanap ako, parang dalawa lang yung nakita kong seller. Pero yung iba, overseas, kaso napakamahal. Ang mahal niya. Tapos may shipping pa. Dito, mura lang yung dito sa Pilipinas. May nakita ako ng shop. So, ibalik nyo lang yung dalawang tornilyo ng cover ng motor. Tapos, ilagay nyo na yung pinaka-LC niya. Break na natin sa pinaka housing niya, sa pinaka handle. So yung dalawang goma diyan kaninang nilagay, ayun yung nagpapahigpit para hindi masyadong gumalaw yung ulo nung mini pan. So balik nyo lang dahan-dahan sa pagsikip dahil baka mamaya malos thread, mahirap na. So, yan. Apat lang naman na tornilyo yan. So, tapos kabit natin yung battery. So, pag sinalpak nyo yan, biglang iilaw nga pala to mga boss. Ayan. Pero, hindi siya mabubuhay. Iilaw lang siya. Ayan. May guide naman yan kung paano ilagay yung pinaka-board. Ayan. Tapos, balik na natin yung yung lagayan ng string. Yung pinaka-parang tali. Yan sa dalawang gilid. Huwag niyong kakalimutan yan. Lagay yan kasi ng tali yan. Tapos, ilagay natin yung cover. So, madali lang maglagay niyan. Basta, sa pagbuo naman kasi niyan, mga boss, gagamitan mo lang siya ng konting common sense lang. O, observation, tapos konting common sense, mabubuo mo na rin yan. Tapos, huwag niyong kakalimutan yung dalawang tornilyo. Tapos, lagyan nyo na lang yung kulay itim. Ikuyin nyo muna yung ulo ng pan. Tapos,
suksok nyo na yung pinaka itim yan, tapos may clip yan, hindi na nyo lang i-clip yan. So testingin natin kung gagana yan, hindi na nyo muna, baka maluwag. Testing, so working na, number 1, number 2, number 3, number 4. So okay na siya mga boss. Sana sa video to mga boss nakatulong sa inyo. Sana kung may ipad kayo, try nyo mag DIY. Okay lang naman mag try So hanggang dito na lang mga boss. Maraming salamat.